Ayon sa DepEd, isa sa mga dahilan kung bakit mayroong mga batang hindi tama ang nutrisyon na timbang ay ang budget at ang pagkain nila sa bahay. So, ang unang challenge is yung financial capacity ng isang pamilya o ng bata. Depende sa baon niya, ano ang mabibili ng kanyang baon. Dapat, sana, kung ano yung healthy, yun ang kayang ma-afford ng mga bata. Pangalawa is yung kinalakihan ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, ano ang habit sa bahay? Ano rin ang choices ng mga magulang? Masakit kasi minsan mapaluha ka dahil kakain kayo, makita mo mga anak mo na ganun, lagi na lang ganun. Parang minsan nagreklamo sila, bakit ganito naman ulam, ganito. Sabi ko sa nila, pasensya ka na, pag may pera tayo, bibili tayo uli ng sinabawan na ano, kahit baboy umano. Pangatlo sa limang magkakapatid si John Paul. Nakabukod na sa kanila ang dalawang nakatatanda niyang kapatid. Kaya naman siya na ang tumutulong sa pangangailangan ng dalawa pa niyang nakababatang kapatid at ang ilang pamangkin. Tuwing nakakakita po ako na batang malustusog na magaganda yung mga buhay, tapos nakakain sila ng maayos, mga sustansya na pagkain. Kaya iniisip ko na lang po, mag-sidecar na lang po para makabili din po ako ng masasarap. Nakatulad sa sustansya, pagkain. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng UNICEF na inilabas na itong Oktubre, isa sa kada tatlong batang Pilipino ang maliit para sa kanilang edad at humigit kumulang 7% naman ang masyadong payat para sa kanilang height. Sinamahan namin si John Paul at ang kanyang ina na magpakonsulta sa isang nutritionist dietitian. Ayon sa kanyang ina, madalas daw nagkakasakit ng hika nung bata si John Paul na siyang nakaapekto sa paglaki nito. Kuya John Paul, John Paul tama? So si John Paul, ang kanyang timbang sa kanyang taas ay pwede nating sabihin na sa normal range. Pero yung kanyang taas sa kanyang edad ay nasa stunted na category. So yung taas ni John Paul na 151.5 ay ito ay taas ng isang batang between 10 years old hanggang 11 years old. Binigyan din ng ilang tips si Annalisa sa mga maaari niyang ihandang pagkain para sa kanyang mga anak. Ito yung pinggang Pinoy. Ito yung binivisualize nito, yung dapat na kinakain ng isang teenager. Simula mo ngayon, pwede akong magbili ng gulay na mga maano sa mga bata. Magandang kainin nila. Yung bibiling ko lang po. Ayon sa DepEd Order No. 13 o Policy and Guidelines on Healthy Food and Beverage Choices in Schools na ipinatupad noong 2017, na ayon sa tatlong kategorya dapat ang mga pagkain na itinitinda sa mga school canteens. Una, ang green category o mga masusustansyang pagkain gaya ng gulay o isda. Ang yellow category naman ay mga regulated food o yung hindi maaalat at hindi mamantikang pagkain na dapat dalawang beses sa isang linggo lamang ibinebenta sa kantin. Halimbawa nito ay pansit at mga processed foods gaya ng hotdog at tosino. Ang red category naman ay mga bawal na pagkain. Ito yung mga hindi masusustansyang pagkain at mataas ang saturated fat at sugar content gaya ng soft drinks at chichirya. Recently lamang ay ginawa na namin na formal or official na policy sa Department of Education at ito ay nasasakop ang lahat ng mga eskwelahan, hindi lamang ang public school kundi pati ang private school. Ang polisiya ay nagsasabi na kailangan ang pagkain at beverage or inumin na nakikita sa loob ng mga kantina ay yung mga healthy lamang. Paano kung halimbawa may mga, yung sa mga kantin ninyo, ano ba yung mga binibenta nyo? Sinisiguro po ninyo na wala nang nabibenta mga chichirya o yung mga hindi masyadong mga nutritious na mga pagkain? Yung sa canteen po namin, sinisiguro po yan na mga nutritious foods na po. Mga prepared food po ang inihahanda namin, mga saba. Basta may galing po sa division office na ipinabababa ano ang mga dapat at hindi dapat na ihanda sa kantin. Base po yun sa division office ang pababa din sa amin sa preparation po namin ng pagkain sa kantin. Ang Marulas Central School sa Valenzuela ang nakapagtala ng sa mga pinakamababang kaso ng mga batang wasted at stunted sa buong National Capital Region. Araw-araw po, pinapakain po namin sila nang nanggagaling nga po sa central kitchen. Tapos po, pinapaano ko rin po sa magulang na hanggat maaari po kung ano po yung kinakain namin na masustansya sa eskwelahan, ituloy-tuloy po sa bahay.
sa nutrition kasi, sa loob ng school, kailangan i-assure, bilang ako, school head, i-assure ko na yung number one, tinitinda namin sa canteen, ay nutritious at saka good for the pupil's health. Sa pagsapit ng dilim, kung ang ibang bata maaari nang magpahinga pagkatapos ng kanilang klase, si John Paul kailangan na muling magbanat ng buto upang may maipambili ng hapunan nilang pamilya. Dahil hindi pa umaabot sa boundary ang kinita ni John Paul para sa araw na yun, minabuti muna niyang magmerienda habang naghihintay sa pilahan. Ang kaniyang pansamantalang panlaman tiyan, chichirya at samalami. Bakit yan lang yung binili mo? Kasi wala pa kasi akong kita. Di pa sakto. Kaya? Dahil ito lang muna kainin ko. Mabubusog ka naman dyan. Maya-maya, mayroon ng mga sumakay na pasahero sa sidecar ni John Paul. Mag-alas 8 na ng gabi nang tumigil na siya sa pamamasada. Nice. Yung 40 na to, ibibili ko lang ng pastel. Wala ka nang maitatabi. Opo. Di ba biyahin na lang ako mamaya? Babiyahin na lang po ako mamaya. Ang kaninang agahan niyang pastel, siya rin pagsasaluhan nilang mag-anak ngayong hapunan. Yung regular na kinakain nila, maaari naman siyang dagdagan. So, halimbawa, yung pastel na yun, kung kanin at saka manok yun, maaaring dagdagan ng gulay, dagdagan ng prutas, magiging enough na siya for isang meal ng isang bata. Para sa taong 2018 to 2019, nakapagtala ng 99,030 na wasted at 118,794 na stunted ang mga paaralan sa buong NCR. Mas mababa kumpara nung nakaraang taon. Yeah, nagkakaroon ng upward trend. Ibig sabihin, kumukonte yung mga may problema in the malnourishment. However, we are worried na meron din namang trend na marami ang pumupunta dun sa obesity, no, na side. Kaya nga po, this policy is the response of the Department of Education na maitama natin. Malirin kasi yung kulang sa timbang, malirin naman yung sobra naman sa timbang. Siyempre, kung yung bata ay kulang yung malnutrition, no, paano pa siya makakomprehend, no, yung comprehension niya sa school, no, hindi makakasabay ang isang batang kulang sa nutrition. So pagdating niya sa school, inaantok sila, kulang yung kanilang attention kasi gutom sila. So kaya ang pinopromote natin, dapat merong almusal sa bahay para busog yung bata. Mas nakaka-cope sila sa school, nakakasabay sila sa mga lessons na tinuturo sa kanila. Kasi po yung long-term na solution ay hindi lang nakasalalay sa isang ahensya. Paano yung pamumuhay o klase ng pamumuhay ng pamilya, malaki pong factor yan. Kasi, diba, kahirapan or kung walang trabaho ang parents ng bata, saan sila kukuha ng masustansyang, pambili ng masustansyang pagkain? Hindi mababakas sa mga ngiti ni John Paul ang bigat ng responsibilidad na kanyang pinapasan sa mumunti niyang katawan. Hirap man sa buhay, nananatili pa rin matayog ang pangarap niya hindi lamang para sa kanya, kung hindi para sa kanyang pamilya. Gusto ko kasing maging piloto kasi para makatulong sa pamilya. Hindi man sapat ang pagkain sa kanilang hapagkainan, umaasa si John Paul na darating din ang araw na makararanas na sila ng kaginhawaan. Naway dumating ang panahon na wala ng batang magugutom at magkukulang sa tamang nutrisyon.
Patuloy na magbabantay sa mga issue ng bayan. Ako po si Mariz Umali, kasama sa Iisang Brigada.